Okay, good morning mga Karay Technology. Ito na naman po ang inyong professor at ang pag-aaralan po natin ngayon ay isang mahalagang gulay, lalo na ngayon yung mga nag-urban gardening. So, lapit tayo dito. So, ang halaman po ito, yung kung mapapansin nyo o kilala nyo, o sa mga kumakain ito, ito po yung kanyang dahon. Yan yung kanyang immature na bunga. Ito po ay jute mallow in English. Yung ating pong saluyot sa mga nagluluto po ng mga dininding, laswa, sinabawang gulay, yan po ang hinahalo nila. Yung kanya pong slimy na characteristic, ang isa po sa common na kilala nila, kaya ayaw ito ng mga bata at may mga matatanda rin na ayaw. So from the family of mallow family, jute mallow or yung cotton family, tinatawag din siyang cotton family, nasa cotton family rin, and mallow family or yung ating Malvaceae. So yung Malvaceae ay kapamilya po nila yung mga malalawa, yung okra, yung ating hibiscus or yung ating gumamela, yung ating pong rosel, yan po sa mga nakakaalam, yan po yung iba-ibang kapamilya, kapuso at kapatid nitong ating pong saluyo. So, originated from Southeast Asia, sinasabing nagmula ito sa Southeast Asia, kaya ang Pilipinas ay abundant dito. Na-cultivate lang weeds, nagsimula sa weeds, and then yung potential from its word na jute, na jute sack, pinagamit po yung fiber nito, yung ibang klase nito sa ibang bansa, yung kapamilya nitong kinukuha na ng fiber bilang gamit sa mga textile o sa iba-iba pong product, especially po yung ating pong jute sack. Excuse me. So to start, ang gagawin natin is collection ng seeds, dahil isa sa problema po ng mga nag-urban gardening is yung seeds. Gagawin lang po ninyo, ipamamature nyo lang po yung inyong jute mallow. Ito po na ulanan siya at kailangan pong ma-air dry yung ating pong buto. So sa pag-harvest po, yan, kukuha lang po tayo ng mga buto niya. Yan. Kung makikita nyo po, yung iba pong kanyang mga buto ay start na mag-germinate, kaya dapat kailangan natin siyang makuha na hindi po mabasa yung kanyang pads. Dahil pag nabasa po siya, ano, tingnan nyo po, oh, mag-start na po siyang mag-germinate. Yan. So, to keep na matago ng matagal, pwede po natin siyang i-air dry. Yan, tunin po natin yung mga buto. Yan, para sa susunod na month ng ating pagtatanim. So, very common po ang nutrients and mineral. O, tama sabi ng manok, mataas po ang nutrients and mineral. And alam nyo ba yung mga taga-norte, kaya mataas yung kanyang buhay, yung kanilang edad ay tumatanda sila ng mas malusog. O tama na naman sabi ng manok, ay dahil dito po sa pagkain nila ng mga malalaway na gulay, katulad po nitong saluyot, okra, dahil meron po silang kakayahan na mag-detox ng ating pong mga digestive system. Kaya na tama na naman sabi ng manok, ang ating pong malalaway na gulay ay isa pong detoxifying vegetable na kung saan ang ating pong katawan ay magkakaroon ng magandang bowel movement. Yan. So ang end product po nito ay tumataas po yung ating pong kakayahan na makapag-absorb ng nutrients, mataas siya sa fiber, and then kung mapapansin nyo, abundant ang Pilipinas ng saluyot. So sa mga palayan, tumutubo lang po ito. Yan. At sa susunod po, tuturuan ko kayo, dahil ito pong katawan ng saluyot ay nag-uugat din through cuttings. So ipapakita ko po yun sa inyo para throughout the year, meron kayong production ng saluyot. So, nagagalit na po yung ating mga manok. Ayan.
Good morning po sa lahat na nanonood. Kung may natutunan po kayo, naguluhan po kayo dahil sa manok, please comment and subscribe my YouTube channel and hit the notification bell. Ito pa rin po ang inyong professor. Magtanim po tayo ng saluyot para sa ikaunlad ng ating bayan. Yan, ito pa rin po ang inyong nag-iisang Sir Tolitz na nagsasabing yun sa tamang teknolohiya Pilipinas, aasenso ka. Bye-bye!